Nagtanong si Madam Taylor. Mr. McBride, anong relasyon mo kay Bella? Walang pag-aalilang sumagot si Almaro. Fiancé ko si Bella, meron bang problema? Fiancé? Nagulat si Madam Taylor. Hindi ko akalaing malanding itong magaling makipaglaro. Nagawa niyang maging girlfriend ni Mr. McBride. Bella, bakit hindi mo sinabi sa pamilya mo na engaged ka kay Mr. McBride? Napasinghal si Isabella. Ayaw ko magabala. Kung hindi dahil sa pagkataon ni Almaro, bakit siya magpapanggap na ganito? Hindi ba't ang identity at status lang naman ni Almaro ang tinitingnan niya? Kung ganun, pakakasalan mo ba ako? Halos mabulunan si Isabella sa biglang proposal ni Almaro. Lumingon siya rito at tinitigan ito. Gusto mo bang mamatay? Sumasakay lang ako, Bella. Tama nga, hindi ka na bata. Oras na para magpakasal ka na. Dahil mahal na mahal ka naman ni Mr. McBride. Ano pang hinihintay mo? Base lang sa family background ni Mr. McBride bilang lola ni Isabella, sigurado mayroong magandang dulot sa akin ng balita kapag nagpakasal ang batang ito kay Mr. McBride. Tataas din ang status ko sa upper class circle kapag naging in-laws ko ako sa mga McBride. Kahit na magpakasal kami, wala yung magiging kinalaman sa inyo. Gumiti si Isabella. Para sinampal niya rin sa mukha si Madam Taylor. Kumukulo ng dugo ni Madam Taylor pero nagpanggap pa rin siyang mabait. Bella, kahit ano paman, lola mo pa rin ako. Kaya bakit mo sinasabi yan? Ma'am, matanda na si Bella at kaya na niyang magumawa ng sariling desisyon. Huwag na tayong mangialam. Marahang sabi ni Sandro. Ibig sabihin ay nare-respeto niyang desisyon ni Isabella. Anong ibig mong sabihin? Anak mo si Bella, bakit wala kang pakialam sa malaking event sa buhay na anak mo? Makikita ang galit sa mukha ni Madam Taylor nang hindi siya kinampihan ng kanyang anak. Wala ako sa posisyon para magsalita tungkol doon at kayo rin. Determinado si Sandro na makitang suportado ni Sandro si Isabella. Mas lalong lumaki ang galit sa puso ni Karina. Simula nang malaman niyang ginawa ni Amor at ang nangyaring insidente sa malanding Rebecca de Lorja na yon, kinampihan na talaga ni Sandro ang buruhang ito. Kung hindi pa rin ako magkakaroon ng anak na lalaki, paano ko mapapanatili ang status ko sa mga Taylor balang araw? Hindi inaakala ni Isabella na magsasalita ang dad niya para sa kanya. Lalo na at hindi siya nito kailanman pinagtatanggol sa nakalipas na 10 taon. Hinawakan ni Almaro ang nakakuyom na kamao ni Isabella at nakapatong sa hita nito. Nagulat si Isabella at napatingin kay Almaro. Tama kayo. Desisyon ito ni Bella. Hindi kayo pwede magdesisyon sa ganitong bagay. Lalo na't naalala ko pa rin ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya dito sa Taylor Manor. Nataranta si Madam Taylor at Karina sa malamig na sagot ni Almaro. Habang si Sandro naman ay nahiya, natapos ang hapunan sa ilalim ng napakatensyonadong atmosphere. Hindi pinansin ni Almarong ibang tao at inasikaso lamang si Isabella. Ibang-ibang trato niya kay Isabella. Kumpara sa trato niya sa mga ito, walang sinabi si Sandro pero maluwag ang kalooban niya. Mali ang impresyon niya kay Isabella nang napakaraming taon dahil kinakarina at Amor. Kaya naman mas maluwag ang pakaramdam niya ngayong nakita niyang inaalagaan ni Almaro si Isabella. Dad, bakit hindi ko makita si Amor dito? Nang marinig na tinawag siyang dad ni Isabella, nabigla si Sandro. Masaya ang kalooban niya. Gayunpaman, hindi naging magandang ekspresyon niya nang mabanggit si Amor. Maaga siyang umalis at gamin nang umuwi nito mga nakaraan, hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Pero huwag mo siyang alalahanin. Kinagat ni Karina ang kanyang labi. Huwag siyang alalahanin. Hindi na nga niya tinrato si Amor bilang anak. Kung pwede lang niyang sabihin ang tungkol sa pamilya Lugario, matagal na niya itong sinabi. Pagkatapos ng dinner, minungkahi ni Madam Taylor na sa Taylor Manor na magpalipas ng gabi si Isabella at Almaro. Gustong tumanggi ni Isabella pero pumayag si Almaro. Tuwang-tuwa si Madam Taylor na pumayag si Almaro na matulog dito ngayong gabi. Mr. McBride, sabihin niyo na sa akin kung meron kayong kailangan. Ituring itong bahay niyo na rin. Nang makitang hindi siya, pinapansin ni Almaro na iilang nangumiti ang matanda. Merong gustong sabihin si Isabella pero tinignan siya ni Almaro at sinabing, gusto ko makita ang dati mong kwarto. Ang dati kong kwarto? Nabigla si Isabella. 6 na taon siyang nawala sa Taylor Manor at hindi na kailanman bumalik dito para matulog. Nagsalita si Sandro at marahang sinabi, walang nabago sa kwarto ni Bella.
Tatawag ako ng tao para linisin yun ngayon. Kinalaunan, dumating si Isabella sa kwarto niya noon. Ganun pa rin ang layout ng kwarto at maraming items at furniture ang hindi ginalaw. Mas malit lang ang kama sa kwarto kumpara sa kama sa kwarto ni Almaro. Pinagmasdan ni Almaro ang lumang kwarto ni Isabella at dumapon tingin niya sa mga litrato sa cabinet. Mga litrato ito nung bata pa si Isabella. Napaka-cute nito nung bata pa at kamukha niya si Diana. Huwag mong tingnan! Kinuha ni Isabella ang photo frame na hawak ni Almaro at tinago yon. Nilagay niya pa sa likuran niya ang ilang litrato. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Almaro. Anong problema kung gusto kong tingnan ang mga litrato na girlfriend ko nung bata pa siya? Sinabi kong huwag mong tingnan, kaya huwag mong tingnan. Nahihiya ka ba? Hindi nakaimik si Isabella. Napapangitan lang siya sa mga litrato at nahihiya siyang ipakita yun sa iba. Hindi rin siya pinilit pa ni Almaro. Lumibot na lang siya sa kwarto at saka lumapit sa kama at naupo. Magandang kwarto mo. Pinasok ni Isabella ang mga litrato sa kabinet, tumalikod at tinignan si Almaro. Mr. McBride, maliit lang ang kama ko. Hindi nakinig sa kanya lalaki't kaagad na nahiga. Walang masabi si Isabella. Walang hiya talagang lalaking ito. Nang gabing iyon, hinalungkat ni Isabella ang kanyang closet para maghanap ng susuotin. Ang mga naiwan niyang damit dito ay mga sinusuot niya noong high school siya. At matagal niya na itong hindi sinusuot. Mabuti na lamang ay may isusuot pa niya ang pajamas niya noon. Pero paano naman ang lalaking yun? Hinubad ni Almaro ang kanyang jacket at naka-t-shirt na lang. Plano ata nitong maligo. Meron biglang naalala si Isabella at tumayo siya para pigilan ito. Hinawakan ni Isabel ang braso niya. Tinulak siya sa kama. Pinaupot sa kanagalit ang mga ngipin. Tatanungin kong dad ko kung meron siyang pajamas na kakasya sa'yo. Hintayin mo ko. Muntik na niyang makalimutan. Walang pajamas dito magkakasya kay Almaro. At ayaw niya itong makitang matulog nang nakahubad. Hindi mapigilan ni Almaro mapangiti nang makita niyang tumakbo si Isabella palabas ng kwarto ng tatay niya at narinig ang boses ni Karina nagmumula sa loob ng kakatok na sana siya sa pinto. Anong mali sa kagustuhan kung magkaroon ng anak na lalaki sa'yo? Kailangan na lalaki ng mga tilor para ipasang legacy. Dear, ayaw mo na ba sa akin ngayon? Magkaroon na ng anak ng lalaki. Kumunot ang noon ni Isabella. Mahigit 40 years old na si Karina at gusto pa rin niya magkaroon ng anak kay dad sa ganyang edad. Makokontrol ba natin yan? Nandito si Bella ngayon. Nababalo ka na ba? Narinig ang galit ng boses ni Sandra sa loob. May hinang umiyak si Karina. Sa tingin ko unti-unti mo na akong inaayawan. Nainis si Sandro. Imbis na mag-isip ng kung ano-ano, mas ikakatawa ko kung didisiplinahin mo anak mo. Sige, sa kwarto ako ni Amor matutulog ngayon. Galit na binuksan ni Karina ang pinto at doon niya nakita si Isabella nakatayo sa pinto. Tiningnan niya ito ng masama. Tumaas ang kilay ni Isabella habang nakatingin kay Karina. Hindi pinansin ni Sandro si Karina pero sandali siyang nagulat na makitang nakatayo si Isabella sa labas ng pinto. Bella, bakit? Walang pantulog si Almaro kaya nandito ako para magtanong kung meron kang kakasya sa kanya. Ngumiti si Sandro. Bumili ako ng isang pares nung nakaraan at hindi ko pa nasusuot. Kukunin ko para sa'yo. Ibinigay ni Sandro ang bagong pares ng pantulog kay Isabella. Nang tumalikod si Isabella para umalis, lumabas si Sandro sa kwarto. Bella, lumingon si Isabella. Bakit? Ako yung hindi trumato sa'yo ng tama. Ayos lang dad. Tumingin sa baba si Isabella, tumalikod at naglakad na palayo. Sa kwarto nang hindi lumilingon sa namumutlang mukha ni Sandro. Sobrang bigat ng loob ni Sandro kahit na alam niyang hindi pa siya lubos na napapatawad ng kanyang anak sapat na sa kanyang tinatawag pa rin siya nitong dad. Habang naglalakad si Isabella pabalik sa kanyang kwarto ay nakakita siya ng babaeng nakatayo sa labas ng pinto niya, si Aria. Hindi niya alam kung anong sinasabi ni Aria kay Almaro pero makikitang nahihiya at masaya ito. Nag-iingat ito sa harap ni Almaro pero ang masayang mukha nitong nagbigay dahilan para malaman ni Isabella na may gusto ito kay Almaro. Lumingon si Almaro at napansin nakabalik na si Isabella. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Nakabalik ka na. Napasinghal si Isabella. Kung hindi ako bumalik, paano ko makikita kung gaano ka kasayang makipag-usap kay Aria?
ibinigay ni Isabel ang pantulog sa kamay nito. Bago ito, hindi pa nasusuot. Matapos makita ang ekspresyon ni Isabella, nagpaliwanag kaagad si Arya. Huwag kang mag-isip ng iba, Isabella. Pinag-uusapan ka namin ni Mr. McBride. Tiningnan siya ni Isabella at bahagyang tumawa. Hindi ako nag-iisip ng iba. Matapos magsalita, mahina niyang tinulak si Almaro, paalis sa pinto't pumasok na rito. Napansin ngayon ni Almaro ang naging reaksyon ng balingkinitang babae. Ganyang reaksyon niya pagtapos niyang sabihing wala siyang ibang inisip. Sigurado ako nagsiselos siya. Ayan, Mr. McBride, ako. Magpapahinga na kami ng pinsan mo. Nagbago kagad ang ugali ni Almaro at sinarado ng pinto bago pa magsalita si Arya. Naistatwa sa kinatatayuan si Arya at napasara ang kamaunang hindi niya namamalayan. Anong nangyayari? Ibang-ibang ugali niya kanina. Bakit nagbago siya pagkabalik ni Isabella? Kinagat niyang kanyang labi at palihim na nagustuhan ang tumatakbo sa isip niya. Sinadya kong kausapin siya tungkol kay Isabella para makalapit. At maayos ang pakikitungo niya sa akin nang wala pa si Isabella. Ibig sabihin ba may pag-asa din ako? Sa kwarto. Nagpalit na si Almaro ng pantulog at lumabas ng banyo. Hindi mapigilan ang kanyang labing umiti nang makita si Isabella nakahiga sa kama habang nakatalikod sa kanya. Sumandal siya sa gilid nito. Humiga patagilid habang ang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Tumingin siya rito. Nagsiselos ka ba? Lumingon si Isabella sa kanya't nagtataka siyang tinignan. Anong iniisip mo? Kailan ako nagselos? Pwede niyang kausapin kung sinong gusto niyang makausap. Tumawa siya. Kung hindi ka nagsiselos, paniguradong galit ka. Umupo si Isabella at seryosong sinabi. Almaro, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Naiirita lang ako dahil meron akong hindi maintindihan. Hindi ito tungkol sa'yo. Humiga siya ulit matapos sabihin yon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may tumusok sa tinik sa puso niya pagkatapos sabihin yon. Napansin ni Isabella na matagal hindi nakagalaw si Almaro kaya bahagya siyang lumingon. Dahil ito sa tatay ko. Nagliwanag ang mga mata ni Almaro nang makitang sinusubukan itong ipaliwanag ang sarili niya. Bahagya naman niyang inayos ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Alam ko, pero hindi ako magkakagusto sa ibang babae bukod sa'yo. Gusto niya lang makitang reaksyon ni Isabella. Kung hindi, hindi siya makikipag-usap sa babae niya na tihintayin siyang makabalik. Kahit na ganun ang pinakita ni Isabella sa kanya, alam ni Almaro na meron itong pakaya sa kanya. Hindi na nagsalita si Isabella at natulog ito habang nakatalikod sa kanya. Patalikod siyang niyakap ni Almaro. Ramdam ang katawan nito sa kanyang likod. Bahagyang sumimangot si Isabella. Natahimik sa mga bising nito at hindi na gumalaw. Hindi naisipan ni Almaro na gumawa pa ng kahit anong galaw. Gusto lang niya itong matulog sa bisig niya. Tulog na. Naramdaman niya ang paghihinga nito sa likod niya. Narelax si Isabella at nakatulog na rin sa antok. Sabay na bumaba si Isabella at Almaro. Nakapaghanda na ng almusal si Sandro. Napangiti siya na makita ang pagdating ni Isabella at Almaro. Gising na pala kayo. Kumain muna kayo ng almusal bago bumalik. Naupo naman si Isabella at nakita ang nakaayos na si Arya na pababa ng hagdan kasabay si Madam Taylor. Bella, nakatulog ba kayo ng maayos kagabi? Sumagot agad si Isabella sa masiglang tanong ni Madam Taylor. Nakatulog kami ng maayos. Tinapunan ang tingin ni Madam Taylor si Arya na papalapit kay Isabella habang nakangiti. Pwede ba ako maupo dito, Isabella? Sumagot si Isabella. Kung gusto mo. Hinila niya ang upuan sa tabi ni Isabella at naupo dito. Isabella, nung nakaraan lang ako nakapunta sa Royal Capital ng Bashbridge at marami pang lugar ang hindi pamilyar sa akin. Sabi ni Lola, ililibot mo raw ako para maging pamilyar sa akin lahat dito sa city. Ayos lang naman sa'yo, hindi ba? Mahinahon, ngunit may pagkaseryosong sabi ni Arya. Kay Amor noon inaasa ni Arya ito pero hindi na siya aasa dito mula ngayon dahil alam niyang mas magkakaroon siya ng pag-asa kay Almaro kung sasama siya kay Isabella. May hirap humanap na lalaking kasing elegante at naiiba tulad ni Almaro at gwapo rin na kahit ang lola niya aprobado ito. Sabi sa kanya ng lola niya na hindi gusto ng mga lalaki ang malakas na babae. Mas gusto nila yung mahingin, maalaga at talagang mapagmahal. Kung tutuusin, napatunayan yun na tito niya.
Hindi ba't nagkaroon siya ng ibang babae sa huli pagkatapos iwan ng asawa niyang malakas at may kakayahan? Kaya naman, naniniwala siya na kaya niyang pagsilbihan ng tama si Almaro dahil sa ugali niya. Matapos mapansin na hindi nagsasalita si Isabella, nagsalita si Sandro na may mahinahong ekspresyon. May ibang bagay na pupuntahan ng pinsan mo at ang fiancé niya. Wala silang oras para ilibot ka. Si Madam Taylor nang sumagot para kay Aria. Paanong wala kang oras? Maganda rin ito para maipakita mo rin sa kanya ang kumpanya. Pinsan mo naman siya. Anong masama kung isasama niya ang pinsan niya habang may inaasikaso siya? Alam ni Madam Taylor na may gustong kanyang apo kay Almaro. Plano niyang hayaan na lang si Isabella pero mahirap para sa kanyang kontrolin si isang tangang babaeng katulad ni Isabella. Si Aria lang ang sumusunod sa kanya. Magiging masaya siya kung magagawa niyang palalimin pa ang relasyon ni na Aria at Almaro. O kaya naman ay maging magkarelasyon si Aria at Almaro. Ngumisi si Isabella pero hindi na sumagot dahil alam na niya kung anong gustong mangyari ni Madam Taylor. He, hindi nakapagtataka na sobrang lapit ng daughter-in-law niyang si Karina. Nagsasama talagang magkasintulad. Sige, ngumisi si Isabella at sinabing, dahil hindi pwede ang kusino-sino sa kumpanya ni Almaro. Kung gusto mo talagang sumama, may opening ako para sa helper sa opisina ko. Pwede kang pumunta at magtrabaho bilang intern. Mas naging malamig ang tingin ni Almaro. Anong ginagawa ng babaeng ito? Anong sinasabi mo, Bella? Bakit magagawing intern ang pinsan mo? Kinuha na ni Isabella ang oras para putulin ang sinasabi ni Madam Taylor at sinabing, hindi na siya bata, kaya tamang oras na para magtrabaho siya, hindi ba? Kung may magagawang tao para tulungan ang sarili niya, bakit siya magpapakatamad? Kung tutuusin, kailangan may maganda ka rin kapital bago ka magpakasal sa mayaman, hindi ba? Sa sinabi niyang ito'y para niyang inasar ang mga turo ni Madam Taylor. Si Madam Taylor ay isang feudalist na pinapahalagahan lang ang lalaking tagapagmana. Bukod sa maling pagpapalaki sa kanyang lalaking apo, tinuro rin niya sa kanyang mga babaeng apo na magpakasal sa mayaman. Bukod pa doon, hindi ba kaya idinala ni Madam Taylor si Aria sa Royal Capital ng Bashboards ay para makahanap ito ng mayaman na papakasalan at kayang ibigay ang luho niya. Namula sa pagkapahiya si Madam Taylor at halos sumagot na kay Isabella doon. Sa kabilang banda, hindi mapakali ang puso ni Aria matapos marinig yon. Pero pinilit niyang sumang-ayon kay Isabella para lang mapalapit kay Almaro. Isabella, hindi ako magaling sa trabaho. Sana hindi niyo ako tanggihan ng fiancé mo. Kung sinasabi ng iba na si Amor ay mapagpanggap, si Aria naman ang totoong nanunukso. Ngumiti si Isabella at sinabing, magiging mahigpit ako. Napakatahimik na lang ni Aria. Hindi mapigilan ni Almaro ngumisi sa nakikita niyang pag-aaway ng dalawa. Talaga namang nakakatuwang makita ang asawa niyang porsigido sa plano nito laban sa iba. Nakarating si Aria sa Black Gold Group sa kagustuhan niya. Hindi niya mapigilang ma-excite na makitang malaking kumpanya. Hindi niya inakala na malaki palang kumpanya ni Almaro. Napatunayan talaga ni Almaro ang kanyang pagiging kilala at makapangyarihang tao sa Royal Capital ng Bashboards. Basta porsigido ako magtrabaho dito. Paniguradong sa susunod ay mapapansin din ako ni Mr. McBride. Sumunod si Aria kay Isabella sa 16th floor. Tumingin siya sa paligid at hindi niya mapigilang magtanong. Isabella, nandito ba ang fiancé mo? Sumagot si Isabella. Wala siya rito, malamang. Bakit gusto mo siyang makita? Nagpakita naman si Aria na nakakaawang expression. Hindi, huwag mo na sanang masamain. Nagtatanong lang ako. Ngumiti lang si Isabella at hindi na sumagot. Lumabas si Sebastian sa opisina at napansin na nakasunod sa likuran ni Isabella. Isabella, siya si? Pinsan ko siya, siya yung bagong intern. Matapos sabihin yon, tinaas ni Isabella ang kanyang kamay at tinawag ang isang babaeng staff member. Dalhin mo siya kay Director Diego para mabigyan siya ng mga gagawin niya. Tumango ang babaeng staff member habang nakangiti. Sige, tumalikod siya at sinabi kay Aria. Sumama kayo sa akin, miss. Matapos umalis ni Aria at ng babaeng staff member, saglit na tulala si Sebastian bago ito nagtanong na may pagtataka. Inassign mo ba siya sa warehouse? Bakit hindi? Hindi ko siya tinanggap para walang gawin. Kung mag-i-intern siya rito, kailangan niya maghanda, magtrabaho ng maigi at habaan ang pasensya niya. Ngumiti si Isabella bago ito tumalikod at pumasok sa kanyang opisina.
Nagtataka pa rin si Sebastian. Bakit parang sinasadya itong gawin ni Isabella? Sa administrative office, ni-report ni Sam ang nangyari sa 16th floor kay Almaro at nakita niya itong tumatawa. Wala siyang idea kung anong dahilan kung bakit tumatawa si Almaro. Nagulat si Sam at nagtaka. Ayos ka lang ba, Mr. McBride? Bakit parang masaya si Mr. McBride na nandito siya sa trabaho? Hindi kayo may nangyaring maganda sa relasyon nila ni Mr. McBride at Miss Taylor? Bakit naman ako hindi magiging maayos? Tiningnan siya ni Almaro. Mukhang masaya ka? Masaya? Hindi yan may tatanggi ni Almaro. Hindi niya inakalang i-assign talaga ni Isabel ang pisa niya para sa manual labor. Mukhang hindi talaga ito natutuwa sa pag-uusap nila ni Arya kagabi. Tumunog ang kanyang phone na nasa lamesa. Tinignan ni Almaro ang kanyang phone at nakitang tumatawag ang kanyang ama. Sa 16th floor office. Parami ng parami ang customers na gustong makabili ng customized jewelry ng opisyal ng magbukas ang Soul Jewelry Studio. Ang kanyang jewelry lang niya ay customized to order at bago lang ang business niya. Merong promotional discount na maagang magpapabook noong mga jewelry designer ay Severa. Nakatanggap na kagad ng 20 customers si Isabella matapos mamana ito. Lumabas si Isabella sa conference room habang masayang nakikipag-usap sa kanyang customer. Bago ito personal na inihatid ang customer sa elevator. Bumalik siya sa kanyang office at nakita si Almaro na nakasandal sa kanyang upuan matapos buksan ang pinto. Natahimik siya sandali bago tumingin pababa. Si Mr. McBride ay talagang masipag sa pagpunta sa aking opisina. Narinig kong inassign mong pinsan mo sa warehouse. Ngumisi si Isabella. Kung naawa ka sa kanya, pwede ko siyang i-assign sa'yo. Binaba ni Almaro ang tingin at ngumiti. Tumayo siya at lumakad palapit sa kanya at mabilis na binalot ang bisig nito sa kanyang bewang bago lumakad paharap at sinandal siya sa pinto. Anong nangyari sa sinabi mong hindi ka nagseselos? Malamig siyang tiningnan ni Isabella. Hindi niya na kayang makita ang pagkukunwaring mahina ni Arya kaysa kay Amor. Bukod doon, maliba kung gusto niyang palakasin ang loob ni Arya para sa paghihirap, tinanggal niyang kamay nito. Huwag mo kong hawakan at yakapin ng biglaan, hindi magandang makita ng iba. Maganda rin na makita nila. Habang nagsasalita siya, pumunta ito sa kanyang labi. Nagalit si Isabel at kinagat niya si Almaro. Pwede ba? Umayos ka naman, Almaro? Tinaas ni Almaro ang kanyang kamay at hinawakan ang likod ng ulo nito. Nilapat niya ang kanyang mga labi kay Isabella at tinula kandila para matikman ang matamis nito. Nararamdaman ni Almaro na nasasanin na ito sa halik niya. Inaabot ni Isabella ang mga bisig ni Almaro habang ang mga itin nakayakap sa kanyang katawan. Hindi malaman kung yun ba'y inaral niyang galaw. Mas naging kakaiba ang paghalik niya kaysa dati. Naramdaman ni Isabella na parabang ang buong katawan niya'y pagmamay-ari ni Almaro. Humiwalay ang labi ni Almaro sa kanya at dumako pa ibaba. Nakaramdam siya ng kakaibang init nang malapit na siyang lamunin. Matapos makaramdam ng saglit na pagkadala, nanumbalik mula sa gulat si Isabella tinigil ang hindi matigil na kamay ni Almaro. Sira ulo ka, Almaro! Inangat niyang kanyang tuhod at umatake habang napaluhod na lamang si Almaro sa gulat. Napahinga ng malalim sa sakit si Almaro at nakadikit ng mahigpit ang mga ngipin. Nakaramdam siya ng panghihina sa sobrang sakit. Pasensya na, gusto ko lang sanang pakalmahin ka. Nagpanik si Isabella sa bahagyang pamutla ni Almaro. Lumapit siya para tulungan itong tumayo. Ayos, ayos ka lang ba? Nangangalit ang ngipin ni Almaro at napatawa sa labis na galit. Sinusubukan mo ba talagang gawin akong baog? Kasalanan mo yun kasi bigla mong ginawa yun. Kung may intensyon akong ipilit ang sarili ko sa'yo, wala kang pag-asa para makatakas. Bumuntong hininga si Almaro. Gusto lang niyang magsaya. Pero lumagpas nga naman siya kanina at hindi niya inaasahan na ganun ang magiging reaksyon ni Isabella. Ganun niya ba kaayaw na mahawakan niya? Napayuko si Isabella. Alam niyang hindi niya na ito maiiwasan sa susunod kahit na magpumigla siya o magtago man. Kinagat niyang labi niya at sinabing, kailangan ko lang ng oras kahit papano. Sige, hindi ko rin naman ipipilit kung hindi ka papayag. Uuwi ako sa bahay bukas kasama si Diane at iba pa dahil gusto silang makita ng tatay ko. Umalis na siya sa opisina matapos sabihin niyon. Lumapit si Isabella sa kanyang office desk at nangihinang bumagsak. Wala siyang alam sa nararamdaman ni Almaro para sa kanya't hindi rin niya alam kung anong pinangangamba niya. Napakagulo ng isip niya. Hindi kaya nahihirapan siya magdesisyon? Matapos manatili sa kanyang comfort zone na nadadamay niya si Almaro.
Naisip niyang dapat lang magalit ito sa kanya sa naging trato niya kanina kay Almaro. Mabuti na rin yon para sa kanya. Hindi niya mapigil ang mapayukom. Hanggang hindi pa maayos ang problema ng mga Taylor at habang hindi pa niya nababawi yung kumpanya ng kanyang ina, hindi niya pwedeng hayaang madala siya sa damdamin nito. Samantala, nag-night out si Amor kagabit na lamang niyang reklamo ng kanyang ina. Pagkabalik niya nang malanding si Isabella na sa bahay ni Almaro at nanatili doon buong gabi, kinagat niyang kanyang kuko sa galit. Maswerte pa rin siya, wala siya kagabi. Natatakot siya na baka sabihin pa ni Isabella ang problema ng kanyang ina. Hindi papayag si Amor na malaman ng Taylor ang problema. Amor, mukhang may gusto si Aria kay Almaro. Nakikita ni Karina kung paano tingnan ni Aria si Almaro kagabi. Para itong dalaga na ngayon pa lang may nagustuhan. Hindi nagustuhan ni Amor ang narinig niya. Aria, tingin ba niya pasado siya kay Almaro? Alam ni Karina na may gusto pa rin ang kanyang anak kay Almaro. Kaya agad niyang sinabing, huwag mo nang isipin si Almaro ngayon. Tingin mo ba kailangan mo pang isipin na hindi kanya gusto kahit na ikaw ang tagapagmana ng Delora, ha? Dahil dito, hinawakan ni Amor ang kamay ng kanyang ina't sinabing, tama ka, Mom. Kailangan nating mapaniwalang Lugario family na akong anak ni Rebecca. Pero kailangan ko rin makakuha ng buhok mula sa babaeng yun para magamit ko sa DNA test. Ngumisi si Karina. Madali lang yan. Nagtatrabaho ngayon si Aria sa Black Gold. Ipadala natin siya para gawin ng trabaho para hindi mahalata ni Isabella. Si Aria na walang kaalam-alam sa kahit anong trabaho ay galit at parang naagrabyado matapos ma-assign bilang intern sa warehouse. Leche, siguro sinadya itong gawin ni Isabella. Sa kabilang banda, itong mga oras na tinakatanggap siya ng tawag sa kanyang tita Karina. Kaya naman nagsimula siya magreklamo kay Karina ng walang pagdadalawang isip. Mapagpanggap naman siyang pinakalma ni Karina at sinabing, sige, kumalma ka Aria. Walang masamang magtiis sa hirap para sa oportunidad na makapagtrabaho dyan. Saka makikita mo palagi si Almaro kapag pinili mo magtrabaho lang dyan. Sinadya yung sabihin ni Karina, pinili talaga magtiis ni Aria para kay Almaro. Tama ka tita Karina, gagalingan ko dito sa trabaho ko. Naisip niya kung paano niya sasabihin kay Almaro ang pang-aapi sa kanya ni Isabella kapag nakita sila nito. Paniguradong maawa ito sa kanya. Pero si Aria, walang alam na palihim siyang pinagtatawanan ni Karina. Itong hangal na babaeng ito'y talagang hibang. Bakit magugustuhan ni Almaro isang walang alam, tanga at laki sa layaw na tulad niya? Pero mabuti na rin yon. Ang katangahan ni Aria ang magiging paraan para makalapit sila kay Isabella. Sa katangahan ni Aria, tinanggap ni Aria ang hinihingin tulong matapos mahikayat ni Karina. Para sa kanya, kasing dali lang ang paghinga ng pagkuha ng buhok kay Isabella. Ipinasa ni Sebastian ang dokumento kay Isabella. Lumampas na sa una nating planong bookings na nakatakda ngayong linggo. Kung magiging ganito kabilis at tuloy-tuloy, hindi malabong wala pang isang taon ay lalaki agad ang soul. Kaya kailangan nating mabawi ang pearl jewelry nang wala pang isang taon. Isinara niya ang file, inangat ang kanyang ulo at ngumiti. Bagay ang lugar na to para maging studio. Pero kailangan niya palawakin ang sukat ng kanyang studio kung ang jewelry niya ay makakarating sa taas ng jewelry profession. Sa halip na gumastos ng malaking halaga para mapalawak ang workspaces, pipiliin na lang niya ang pagsamahin ng pearl sa Seoul. Hindi lang pearl jewelry ang kumpanyang tinatayo ng nanay niya. Ang kinatatayuan nito yung lugar na mas kilala bilang commercial golden triangle na dinadagsa ng tao. Bukod pa doon, may sariling storefront ang pearl kaya mas makakatalikod siya sa magiging gastos. Hindi mapigilan ni Sebastian na tumawa kung paano magkalkula si Isabella ng mga gastusin. Yung parang nakuha natin sa auction ng Peacock's Pride ay sapat na para makabili ka ng ilang palapag ng workspace sa commercial golden triangle. Hindi dapat sa ganyang paraan tayo gumagastos ng pera. Hindi niya kayang gawin yun. Bukod doon, may tatlo pang bibig ang kailangan pakainin sa bahay. Bella, pakaramdam ko'y hindi papayag ang ibang member ng Taylors kahit na handang ibigay sa'yo ng tatay mo ang pearl. Alam ko, kaya nandito sa city si Madam Taylor para sa pearl. Ganon din si Karina. Nga pala, sinusubukan pa rin ni Karina magpadala ng lalaking tagapagmana para sa tatay ko. Ginagawa niya siguro yun para manatili siya sa Taylors. Nakarating si Aria sa pinto at kakatok na sana nang marinig niya usapan. Nilapat niyang kanyang tenga sa pinto. Sinusubukan ni Karina na magkaanak ng lalaking tagapagmana? Sabi ni Isabella,
Kapag nanganak talaga siya ng lalaking tagapagmana, maaaring magbagong status niya sa mga Taylor dahil matutuwa si Madam Taylor at mamahalin ng kanyang apong lalaki. Sinusubukan ni Tita Karina na magkaanak ng lalaki? Halatang nagulat si Aria. Matagal na niyang alam na mas gusto ng lola niya ang apong lalaki kaysa sa babae. Sa Coralia, ang walang kwenta niyang nakababatang kapatid na lalaki laging mas pinapaboran kaysa sa kanya. Siya ay inaasahan na mag-asikaso ng mga gawaing bahay simula noong bata pa siya, samantalang ang kapatid niyang lalaki walang kailangang gawin. Tinrato lang siya ng mas maayos na lola niya nung nasa edad na siya para ikasal. Inaasahan ng lola niya na maipakasal siya sa mayamang pamilya para masuportahan niya ng pinansyal ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Gayunpaman, walang idea si Madam Taylor na gusto niyang magpakasal sa mayaman, hindi dahil para masuportahan ng pinansyal ang kanyang kapatid kung hindi para hindi na siya uutos-utusan ito. Pag nanganak ang tita niya ng lalaking tagapagmana, marahil ang lola niya hindi na lang sa kapatid niyang atensyon ng lola niya. At dahil dito, hiniling din yun ni Aria. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at bumagsak si Aria sa tabi ng paa ni Sebastian dahil nakikinig siya sa usapan. Nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian nang tingnan siya. Nakita ni Isabella si Aria at lumingon. Bakit ka nakatayo sa labas ng pinto? Nahihiyang tumayo si Aria. Isabella, nandito ako para makita ka. Pasensya na hindi ko ginustong marinig ang usapan niyo. Malapit nang umiyak si Aria. Tumingin si Sebastian kay Isabella. Tumango si Isabella. Pinayagan na niya itong umalis. Binaba ni Isabella ang dokumento. Anong maitutulong ko sa'yo? Gusto kong magtanong sa'yo kasi marami pa akong hindi alam sa unang araw ko ng internship. Isabella, hindi naman siguro kita naistorbo? Maingat na tanong ni Aria. Kahit na hindi pabor si Isabella sa mga Taylor, alam niyang ganito lang ang asal ni Aria dahil sa brainwashing ni Madam Taylor. Kumpara kay Amor, hindi naman siya naiinis kay Aria bukod sa pagiging mapagpanggap nito. At higit sa lahat, wala pang ginagawa si Aria ang ikakasakit niya. Tumayo si Isabella at naglakad ng mabagal papunta kay Aria. Bakit ko iisipin yan? Pwede mo akong tanungin kung meron kang hindi maintindihan. Siyempre, pwede ka rin magtanong kay Director Diego o sa iba pang staff members. Salamat Isabella, may isa pa akong tanong sa'yo. Isabella, sige lang, sobrang galit ka ba sa akin? Mahinang tanong ni Aria. Sinagot yung Isabella. Hindi, tumingin si Aria sa kanya, merong matamis na ngiti. Mabuti naman, bago pa man maintindihan ni Isabella ang intensyon ni Aria, niyakap bigla ni Aria si Isabella. Isabella, gusto ko talagang matuto mula sa'yo. Alam kong bobo ako pero sana pagtiyagaan mo ko. Ayaw sa akin ng mga miyembro ng pamilya sa lugar namin dahil babae ako at sobrang natatakot ako merong magalit sa akin. Habang nagsasalita si Aria, madali niyang hinilang hibla ng buhok ni Isabella at nilagay ito sa kanyang kamay. Hindi nagsalita si Isabella. Binitawan siya ni Aria at tumatras ng nakayuko. Pasensya na Isabella, wala akong choice kung hindi sundin ng lola ko kasi gusto ko magustuhan niya ako. Pero masaya akong malamang hindi ka galit sa akin. Ngumiti siya at sinabing, babalik na ako sa trabaho. Medyo naguluhan si Isabella habang pinagmamasdan ang likuran ni Aria. Posible bang pare-pareho ng tingin niya sa lahat ng miyembro ng pamilya Taylor dahil sa galit niya sa mga ito? Posible bang naiiba si Aria sa kanila? Kasalanan ba niya kung ganito ang iniisip niya? Sa pamilya Lugario, dumating si Peter sa study room. Alam niya ang nanay niya si Mariela ay kikitain siya dahil kay Amor. Nasa bulsang kanyang mga kamay habang nakasandal sa pader. Walang emosyon. Sa tingin mo talaga, pinsan ko si Amor? Gayon nakakuha ng hibla ng buhok si Aria kay Isabella, eto na kayang pinakahihintay ni Amor para tuluyang mapaniwalang pamilya Lugario na siya anak ni Rebecca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.